magiging kapitan, may tapang, talino at puso. Palakpakan po natin ang Team Ryan Magadya, Bata at Sariwa, Kapitan Ryan Magadya! Magandang gabi, Tumbaga! Samahan niyo po ako sa sigaw ko. Tumbaga! Tayo naman! Tumbaga! Atin na to! Palakpakan po natin ating mga sarili. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat na nandito. Sa mga nakasama po namin pamula umpisa ng aming laban. Pamula T1, pamula noong unang taon. So, hindi na po ako lubusang magpapakilala ko po si Ryan Magadya, ang utak ng Bata at Sariwa, makabago ang sistematiko. Well, nag-umpisa po ako no last year, July, somewhere July, na ang hawak lamang ay pagkatao, karanasan, talino, at pangarap. Nag-umpisa po akong mag-isa hanggang sa kinausap ko yung mga tao na naniniwala sa akin, yung mga tao na nagsasabi sa akin, bakit hindi mo subukan? Maiba naman. Hindi ko po alam kung paano ko gagawin ang unang hakbang sapagkat ang inyo pong lingkod ay simple at payak lamang ang pamumuhay. Sabi ko nga kanina dun sa slide, sa video na napanood niyo, bakit daw ako umalis sa pulis? Okay naman, bakit ako ngayon ay nagbubukid? Pagpapatuloy, kasama ko po ang aking kaibigan at simulat sa bull ay kakampi si Ginoong Jake Magsino. Nag-1-on-1 po kami niyan. Pare, sabi nila lumaban daw ako. Pare, sabi nila subukan ko daw. Masinsinan ang aming usapan. Walang alak, dalawa lang kami. And then we eventually come in to a decision na sige, subukan natin. Kahit ang hawak po lamang naming dalawa ay pagkatao at pangarap. Nag-umpisa ang lahat. Ang inyo pong lingkod, pinagtatawanan. Wala daw po akong kakayahan. Bakit? Wala akong kakampi. Wala akong kulay. Wala akong boss. Hindi daw po ako uubra. Wala daw po akong pinagbat. Pero Tumbaga, tingnan nyo. Naka-led wall tayo. May kulay po yung damit namin. Alam nyo po yung kulay na ito. Ang napatay, nung umpisa po, ang naitumba namin buli, nasa 12 puno. Tunay po yun, nag-umpisa po ang karera namin buli, ang aming inihayain. Ang sabi ng kapatid ko, yung kumanta kanina, yung maghahanap ng bubong, walang problema, may pambigay tayo. Eh, 12 puno ng buli, tinumba namin eh. Eh, nagkataon lang, walang humingi eh. Ang kailangan lang, pag hihingi ka nun, may dala kang pakas, matinik. So, balik po tayo. Ayan, makalito tayo. Bakit po tayo humuntong sa ganitong sitwasyon? Bakit po ang ganda ng stage namin? Bakit na car MC lights and sounds tayo? Meron tayong JL lights and sounds, RMC po sa LED, dual. Kita nyo, parang tayo nagko-concert. First time in the history of Tumbaga, nagka-meron tayo nito. Tama, mali. Nakitaan po kami, ang grupo ko ng pagkakaisa. At nakitaan po kami ng napakagandang kumpiyansa. So ano po ang mga susunod na bagay? Ano ang nasa dako pa roon pag inyong pagsasama-samahan si Emil Arindia, Ato Crisostomo, Amado de Chavez, Erwin Dimaano, Isagani Ramirez, Emerson at Momoy Tolentino? Ano pa po ang pwede pa namin gawin? Ngayong yung dating sinasabing walang binatbat, walang boss, walang kakampi, ay may kulay na. Kamakailan lang po kasama po namin si Engineer Resty. At ito po ay sa pamamagitan ni Vice Mayor Alex Tolentino,
Konsehala Arlene Hinobe, Boss Arvin Hinobe, pinatawag kami doon dahil nakita nila at nabalita nila maayos pala yung grupo nyo. Kayo ang hinahanap namin na tunay na magseservisyo at makakatuwang nila. Kamakailan lang po sinukat, nagsabi ang kagawad Ato Crisostomo, pagkat silang dalawa ni Kutsial Momoy ang aming unang tanungin sa lararangin niya sapagkat kami nga po ay mga bago. Paano kayo makikilala sa inyong barangay? Paano nila malalaman at paano sila bibilib na kayo ay may masasandala na? Ang tugon po ng dalawa, may matagal nang nakabimbing na kalsada doon sa Proxete. Kaya po ba? Ang timano tumawag. Dumating. Sige. Puntahan nyo, tagpun nyo doon sa spillway. Siya po yung engineer ng spillway na ginagawa sa kanda. Ang sabi ni engineer, ang hina niya naman, hindi ako magawa ng meters, 500 meters lang. Isang kilometro kung isang kilometro. Nagkataon lang po, yung pangangailangan po sa ngayon ay 600 meters lang. Ang sabi po sa amin, is lang ang inyong kamay. Alas 7 ng gabi sa October 30. Uumpisahan yan. Humanap kayo ng lupa. Magtatayo tayo ng water system. Sabi ko, pwede ko po bang isigaw ito? Ipangalandakan mo, Ryan, kami ang iyong sandalan. So bakit ko po inumpisahan yun? Sapagkat ang gusto po nila, ang gusto po ng kulay dalandan, kaming lahat inyong samahan. Sana po, sana po. Well, ang inyo pong likod ay nag-aral nagtapos Bachelor of Science in Criminology at ako po ay Registered Criminologist. Sa usaping batas, madali po sa atin yan. Na po. Well, sabi ko nga po, hindi po ito pagkandidato o pagtakbo. Nandito po kami upang mag-alok ng serbisyo. So sa panahon ngayon, maraming magaling. May magaling na kandidato, may magaling na politiko. Hindi po kami yan. Ngunit, kung hinahanap niyo po ay serbisyo publiko, maglugod kong ipinagmamalaki ang aking grupo. Sabi nga po nila, bakit ko daw pinasok ang magulong mundo ng politika? Hindi po ako pumapasok sa mundo ng politika. Ako po ay nandito, kami po ay nandito upang mag-alay ng serbisyo. So, pagkatapos himay-himayin, at talagang sobrang init na siguro nung ating usapan ngayong gabi, at sabi nga po ni Erwin, kami po ay inahahalin tulad sa isang halo-halo na ibigay na lahat ang mga sangkap. Ako nga po pala yung yelo. Ako po yung yelo ng grupo. So bakit yelo, kapitan? Tapos yelo ko lang. Yan, sarap-sarap nila. May ube, may sagu, may nata de coco. Ako po yung yelo. So bakit po yelo? Ako po ang pinaka-importante. Hindi magiging halo-halo yan kung wala ako. Well, ang pagkatapos pong himay-himayin ng aking mga kasama ang bagay-bagay tungkol sa tamang panunungkulan sa moderno at sistematikong pamamaraan ng panunungkulan, ano po ang kulang? So sa iba narinig na ito. Ano po ang kulang sa lahat ng sinabi? Ang gagaling. So sabi nga ni naming lahat, kami po ay napa-proud. Ako rin, na-proud ako. Hindi ko in-expect na makakabuo ako ng ganitong pamilya. Hindi ko po sila tinatawag na team. Kami po ay family, bata at sariwa. Nahimay na po, kanya-kanya na sila ng mga komitiba na hawakan. Alam na nila ang gagawin. Ano po ang naiwan sa akin? Ang naiwan po sa akin, yung basic. Yung fundamentals. So ano po yung fundamentals? Yung pinakamadaling bagay na madalas nakakalimutan sa anumang larangan ng panunungkulan. Ito po, uulitin ko. Maluklok lang po kami at muli po ninyong akong ibabalik
sa sanggunian barangay. Bakit ko po nasabing muli, ang inyo pong lingkod ay naging sanggunian kabataan, Sir Man, 2002 to 2007. At kaya nga po nandito tayo sa court na ito, ito po ay isa sa ligasiya ko. Ligasiyang masasabi sapagkat dito po nagumpisa ang pagsikat ng napakadaming player na tumbagahin. Nandyan po yung mga kauna-unahan championship na nakuha ng tumbagahin. At pinagmamalaki po, nandyan po yung anak ko, dito po siya natuto. Naglalaro po sa MPBL, Junior Huskers. Hindi ko po sinabi yun at pinagmamalaki dahil anak ko siya. Ipinagmamalaki ko po yan dahil dun po sa sistema na ginawa ko simula nung ako isang gunay kabataan. Bukod sa ron, ito pong board na ito, natatagpo yan, 22 years, wala po akong nilalagay na pangalan dyan. Ngayon na lamang po nagkapangalan sapagkat yan po ay na-aksidente. May tumulong po sa amin upang mapalitan yan at sa pamamagitan po ni Vice Mayor Alex Tolentino, nagkaroon ng bagong board. Pero ito po, 22 years, imagine. Bago pa po sumikat si Vico Soto, si Isko Moreno, nagbawal ang picture, bawal ang pangalan sa mga proyekto, ginagawa ko na po yan at gagawin po uli namin. So balik po tayo doon sa fundamentals. Muli lamang po ako ninyong pagtiwalaan, syempre kasama po ang aking sanggunian. Bigyan nyo ako ng kaunting oras, 2-3 linggo. Aalamin po namin yan, bibilangin po namin yung fundamentals, yung basics na sinasabi. So ano ang pinaka-basic na aking nalalaman sa panunungkulan bilang inyong magiging punong barangay? Kailangan alam mo kung sino yung taong iyong paglilingkuran. Kailangan mo alam mo yung sukat ng barangay na iyong paglilingkuran. Dapat alam mo yung geographical area. May ilog, may tulay, may bundok, maraming puno, malawak ang palayan. Dapat alam mo yan. Yun po ang basic. So bakit? Upang pag may dumating na pondo, alam mo kung saan ihahanay. Alam mo kung saan ilalaga. Hindi kung nandyan na yung pondo, magpapauli ka pa ng tao, hanap lista, mabuti kung inautusan mo maayos. So umpisahan po natin sa pinakamadaling bagay. And the rest will gonna be history. Andali lang po, no, management. Dumating ang pondo para sa sports. So wala na po akong problema. May clinic si Consel Emerson. Alam niya ako sinong pipiliin, alam niya ako sino magaling, alam niya ako sino ipapadala. At ako po, hindi po kami mahihirapan dahil ang aking budget and allocation ni Sikagawad, Ato Crisostomo, napakahusay niyan. 11 taong barangay treasurer yan at alam niya pasikot-sikot sa munisipyo, sa treasurer's office. Di ba, Kagawad? Kabisado niya yan. Hindi po tayo. Ngayon kung may dumating na pondo para sa infrastructure, sabi ko nga, dapat alam mo yung geographical area. Alam mo dapat, kung alin yung hindi pa nagagawang kalsada. Hindi yung alam mo dapat kung nasaan yung madaming botante. Dapat alam mo yung dapat unahin. At hindi naman po tayo mag-o-overcost o mag-o-overprice sapagkat ang sabi nga ni Kagawad, isa gani Ramirez, alam po niya yung costing. At may business po siya na related po sa infrastructure. Lobby! Kaibigan ko po yung mga bata. Lahat po ng mga bata dito may bansag sa akin yung mga. Nasaan si Jack Mamba? Nandiyan po si Jack Mamba? Tulog na si Jack Mamba. So tuloy po tayo. Yung basic po. Yun lamang po ang aking gagawin. Wala na pong iba. Magagaling po yung Kagawad ko eh. Kaya pag samasamahan nyo po, Boat Street na po tayo. So sabi ko nga, ito lamang po ang paghahawakan at gusto kong idiin sa inyo. Kung kami po, magandang gabi po sa lahat na dumadaan. Mabuhay po tayo, mabuhay. Ang aking ididiin lamang ay management at leadership. Nais ko pong banggitin at sabihin sa inyo, independence of mind and spirit. Ano pong ibig sabihin nun? Making sure na lahat ng aking gagawin, ako po ay accountable at in charge sa lahat ng mga bagay
na aking pagdidesisyonan, na aming pagdidesisyonan. So ano man po ang maging resulta, pag ito ay nagkamali, ito po ay aming tatanggapin. Aaminin po namin na maaming pagkakamali at wala po kaming ituturo na ibang tao. Kasalanan namin, walang turuan. Ngunit, kung kami naman po ay magandang gawin, bilang kayo po ay mahuhusay na kritiko, sana naman po ang magiging sanggunian inyong papurihan. Hindi po magiging maulad ang pamayanan kung puro critics, kung puro brass, kung puro bash, kung puro bashers ang tao. Ang election po isang araw lang yan. Kung meron ako kasama dito na hindi po sumasampalatayan at ako po ang pinalad na manalo, pag may tama po kaming nagawa, hinihingi ko, palakpakan niyo po kami. Bigyan niyo kami ng paburi. Ano? Isa pa pong gusto kong gawin, sabi nga ni Irwin kanina, ilalapit ang barangay sa tao. Kung sakali po kami ay maluklok, at nararamdaman ko na dahil sumama kayo sa akin, sumigaw ng atin na to. Pagkakaroon po kami ng every quarter special meeting at ito po ay hindi gaganapin sa Sangguniang Barangay. Ito po ay gaganapin sa kada sitio, purok 1, purok 2, hanggang purok 7. Ito po ay palitan kung sino po ang mapiling sitio. Doon po tayo magkakaroon ng special meeting. So ano kahalagahan noon? Ang kahalagaan po noon, lumalapit po yung sanggunian sa inyo para naman po huwag nyo sabihin kami patago-tago. Ano pa po ang isang mahalagang bagay doon? Malalaman po namin kung ano po ang aming naibigay, ano po ang inyong kailangan, at higit sa lahat, ano pa ba ang aming pagkukulang. So napakagandang bagay po noon, magkakaroon po tayo ng mga mutual understanding at mga relasyon sa bawat isa. Dahil lang gusto ko po, pag kami po ay nanungkulan, mamahalin nyo kami at hindi kayo inisan. Hindi nyo kami ikukwento sa ibang barangay na yung sanggunian sa amin, nakakainis. Sabi nga kanina, nabanggit ng isang kagawad ko, pag pumasok kayo sa sanggunian barangay, sa ilalim ng pamumuno ng inilikod, Ryan Magadja, aalis po kayong nakangiti. Muli ko pong ibabalik yung sinasabi, contingency fund, isa po sa plano namin yan. Kung mayroon pong 20,000 o 30,000 na available revolving po, anyone na pumasok po sa Sangguniang Barangay at may pangangailangan, may iuwi. Wala si Kapitan, sabi nga ni Uncle Gates, nasa seminar. Wala si Kagawad, nasa seminar. Pumunta kayo sa Sangguniang Barangay, kahit pamasahe pa po tang memorial, may makukuha kayo. Hindi po malaki. Sabi po doon sa kanta, hindi marangya, pero sapat. Public office is a public trust. Bilang isang lingkod publiko, kailangan maging defendable dahil magre-reflect po sa amin ang lahat ng aming gagawin. Hindi lang po sa aming personal na pagkatao, magre-reflect po ang aming mga pagkakamali at kagalingan sa opisina na aming pangahawakan. So kailangan bilang isang lingkod barangay, isang lingkod publiko, amin pong i-develop ko po yung mga kasama ko na mag-sink in sa kanila yung bagay na yun. Public office is a public trust. Napakahalaga po ng aking mga binabanggit. Sapagkat kung wala pong word of honor ang nanunungkulan sa ating sanggunian, wala pong mangyayari. At yan po ay lalampas-lampas lamang ang mga bagay-bagay. Higit po sa lahat, ang pinakamalaga po namin inaalay ay yung makabago at sistematikong pamamaraan. At sa pagpapatuloy, alam ko ang iba sa inyo ay nilalamig na dinaantok, hindi ko na po pakakatagalan. Nais ko lang pong himay-himayin sapagkat ito na po yung pinakahuling gabi na ako ay inyong maririnig. Ito na yung pinakahuling gabi na ako ay inyong pwedeng husgahan dahil kayo ngayong gabing ito, ngayong panahong ito ang magiging hurado at pipili at magdidesisyon sa kung ano ang magiging kapalaran ng Tumbaga Uno sa mga susunod na panahon. Lagi pong inuulit, nakikita nyo, we will cross the bridge when we get there. Ito pong katagang ito ay kataga na hindi pangangako. Higit sa lahat, ayoko pong mangako. Palagi kong binibitawan, samahan nyo po kami. Samahan nyo po ako doon sa puno ng tulay. Sa October 30, alas 6 ng umaga, pupunta po tayo sa puno ng tulay. At kung ano pong meron doon, sabay-sabay po natin itong pagsasama-samahan. Atin po itong pagsasalasaluhan.
At dala po ang pagtitiwala ninyo sa akin na pagkatapos ng araw na yun ay muli kong ibabalik sa inyo bilang sabi nga mga hurado ng eleksyon. Kasama ko po kayo, tatawidin natin ang tulay. Kasama po kayo, bubuhatin natin ang ating barangay. Dahil ang pangarap po ng inyong lingkod Ryan Magadya at Team Bata Sariwa ay hindi lamang ang manalo ang aming grupo, kung hindi manalo din po ang ating barangay. I-work out po namin na ang Tumbaga Uno ay kilalanin bilang best barangay sa buong Sariaya. Kung kaya sa Quezon, bakit hindi? Sa dami ng narinig nyo sa gagaling na kagawad ko, hindi imposible. Ang dali na po kasi ng trabaho. So, samahan nyo po ako at dagdagan ang kaunting liwanag na meron kami upang sabay-sabay nating pagsilbihan ang ating komunidad at pamayanan. Dito po mga unang arangkadahan ng eleksyon, sabi nga, muli na naman po kaming napagsabihan. Ang Team Ryan daw walang punto. Nagkalat sila, may mga tarpaulin. Si Erwin, naghihimasapa. Day 1, nagising po ako 6 a.m. Ang dami ito ang tabag. Asan na kayo? Etcetera, etcetera. Hinahanapan po kami ng tarpaulin. Well, yan pong paglalagay ng ganyan na aming pong pinagplanuhan, pinag-usapan. So kung nakita nyo po sa mga kalsada, sama-sama. At doon na nga po nakita ang aming pagkakaisa at kumpiyansa hanggang sa pinatawag kami. Sama-sama po. Isa pang dahilan noon, kasi nga po, sabi ni Erwin, dapat since kuya, sabi mo, makabago sistematikong pamamaraan at liderato, umpisahan na natin ngayon. Huwag na tayo makipagsabayan sa iba. Pangatawa na natin na tayo ay makabago. Nag-usap-usap kami, ilan ang tarpuli na gagawin? Tigbe-20. O, dahil ako'y kapitan, 50 yung akin. So, yun, nangyari. Nakita nyo po yung tarpaulin, minimal, pero kapansin-pansin sapagkat napakaganda, hanay-hanay. Yun po yung system na ngayon pa lamang inuumpisahan na namin. Ginagawa na namin, ipinararamdam na namin sa inyo. Kamukha ng pagpupulong na ito, yung parada kanina, kita nyo po, organisado. Nangyari po yun dahil tinulungan nyo kami. At sana hanggang October 30, sama-sama tayo at tutulungan nyo pa rin po kami. Hinanapan kami ng tarpaulin. Pinistaan, kulela at huli na naman. Pero ito po ang sasabihin ko sa inyo. Minsan ang nananalo ay hindi yung mabilis, kung hindi po yung may tsaga at pinag-aaralan ng ginagawa. So magkita-kita po tayo sa Lunes. At kapag ang dapit hapon ay sumapit, ang tagumpay ay ating nakamit. Pagliliwanagin po natin ang langit. Muli po ipinapakilala ko sa inyo, Emil Arandia, Ato Crisostomo, Amado de Chavez, Erwin Dimaano, Isagani Ramirez, Emerson Rosales, Momoy Tolentino. At muli po mga kaibigan, ang matamis na halo-halong ibinibigay namin sa inyo, ano po kaya ang kulang? Kulang po ng gatas at kayo pong lahat ang magsisilbing gatas sa isang matamis na halo-halo mula sa Team Bata at Sariwa! Tumbaga! Atin ito! Tayo naman! Maraming salamat po! Sistematiko ang tulong para sa tamang tao. Muli po, maraming salamat sa lahat ng nakasama po ng Lapian ng Bata at Sariwa sa ating pong Grand Parade Motorcade kaninang hapon. Ramdam na ramdam po ng aming Lapian ang inyong mainit na pagtanggap sa haba po ng mga sasakyan na amin pong nakasama. Muli po,
Lahat po yun ay mga voluntaryong lumapit sa atin pong lapian.